Adele. Cheers. Kain po. So ito brother, ready na to. Yo. Meron tayo ditong oxtail mga kabrader. Ewan ko ba tinawag na oxtail to, pero ito lang naman yung buntot ng baka mga kabrader. So meron tayo ditong napakarami, isang buto ha. Ang dami niya brother. So kinuha namin isang buo, so pinachop na namin yan. Ewan ko, nasa 1,000 plus yata yun. So ang gagawin natin dito mga kabrader, gagawa tayo ng oxtail kare-kare. Yun brother. Ayan, no? Nasusunod na yung ano natin, yung kawali. Kawali. Unang gagawin natin dito mga kabrader, isisir muna natin yung mga oxtail. Mukhang patas na yan brother ha. Mas masarap to ha. Kasi yung iba dinadirect pa kulo, pero tayo mas masarap to mga kabrader. Ano yun muna? Tostayin nyo muna bago nyo igisa kasi magkakaroon siya ng mas intense na flavor. Lalo mas lalabas yung flavor niya, no? Oo. Medyo mainit lang. Bago pa naman yung tattoo natin, mga ano lang naman yan? Para takpan yung mga ano, para takpan yung mga... Bakas ng kahapon? Mga peklat. Okay na to, magigisa na tayo mga kabrader. Dito na rin tayo magigisa. So, yan, gawa lang kayo ng parang ano sa gitna. Parang circle, gano'n pa. Para magkaroon lang ng space. Tapos maglagay tayo ng bawang. Sabay na rin natin yung sibuyas. Sabay-sabay na. Tapos para magkaroon na rin yung alat yung ating mga oxtail, maglalagay na tayo ng patis. Okay na yan mga kabrader, maglalagay na tayo ng mineral water. Kailangan mineral water to ha. Pag di yan mineral water mga kabrader. Pangit yung lasa. Di yan masarap. Yan natin yan pakukuluan. So, ito yung sinasabi namin sa inyo nung isang araw na meron tayong bagong pakulo mga kabrader. Literal na bagong pakulo naman brother. Kaya natin, bigyan natin yan ng... Siguro tatlong oras. Tatlong oras, matagal-tagal na naman. Medyo magkababad tayo dito sa bukid. So, kaya muna natin yan mga kabrader. So, matapos yung 4 na oras. Grabe. Ang tagal, brother. Akala namin yung balat ng or oxtail, madali lang sa mapalambot, pero dahil nga baka siya brother, sobrang tagal. Sobrang tagal, para rin nagpakulo ng ano brother, mga pata, ganun. Mga... Kanina pa kaming alas 12 dito. Alas 12, alas 4 na, 4:20 na. So may git 4 na oras. Pero okay na siya mga kabrother, malambot na. Ayan. Nakuha naman natin yung tamang lambot na gusto natin brother. Nakuha naman eh. Maglalagay pa tayo ng pork cubes. Pwede naman beef cubes, nasa inyo na. Tapos, ilalagay na natin yung ating peanut butter. Yan, hindi matatawag na kare-kare yan kung walang peanut butter. Kaya ito brother ha, ang goal natin dito is lumapot siya kasi kami mga kamampangan. Ewan ko lang sa iba ha, kami kasi mga kabrother. Ang hangin brother! Ang hangin ha? Di ka marinig. Kami kasi mga kabrother, di kami naglalagay ng cornstarch. Oh, so oh. Talagang pinapalapot namin sa peanut butter. So, puro puro. To, brother ha. Yun. Tansyahan lang to. Tapos haluin lang. Ang goal lang natin dito mga kabrother is mapalapot talaga yung kare-kare. Yung iba ginagamit nila brother yung ano yung mga mani talaga yung ginagrinder na mani. Pero ito mukhang okay naman siya. Oh, yung sa atin kasi ano, kumbaga. Sabi niya kasi ano, meron siya pure peanut butter. Wala nga. Na-process lang. So pakuloy lang natin niya mga kabrother hanggang lumapot. Kung kulang, dagdag na peanut butter. Kaya mga kabrother, medyo lumalapot na siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng atsuwete para mangulay yung kare-kare. Para maging legit kare-kare siya mga kabrother.
yung legit na kare-kare, yung medyo orange na orange. Bright orange, ganun brother. Yun yung gusto natin makuha sa kare-kare natin kayo. Pansin nyo mga ka-brother, medyo naging kulay orange na siya. Yun. Parang kare-kare na brother. Legit. Yan. At ito pala mga ka-brother, di na natin niyahalo yung kulay niya kasi nag-blanch na tayo dito. So blanching, madali lang naman niya mga ka-brother. Pakuluan nyo lang, tapos babad sa malamig na yelo, I mean sa malamig na tubig, ice bath. Ice bath, yan. Para maging matingkad yung kulay ng mga at hindi nyo. Nag-iba yung kulay brother, ha? Okay, yan, oh. So ang mangyayari dito, para siyang deconstructed kare-kare. So ipapatong natin yung mga karne. Mamaya, pakita ko na lang brother. So medyo pakulo lang natin konti yan. Tapos, okay na tayo. Isin na natin. Yan, ito yung consistency hinahanap namin ni brother. Okay na to brother. Tara. Alam mo na yung kasunod? Magpahala na. Hindi, assemble muna brother. Tapos mukbang. Mabanga na. Gusto nyo rin ba magkapera o kumita mga ka-brother? Subukan nyo ang 1xBet. Ang 1xBet ay isang laro na pwede nyo pagkakitaan. Nasa comment section yung link mga ka-brother, at alam nyo ba na pwede kayong kumita dito or magka-bonus up to 7,000 pesos sa unang cash ninyo. At fill-upan nyo lang lahat ng to. Ayan. So sa under sa promo code mga ka-brother, ilagay nyo lang promo code Kalina. Pagkatapos ay isave ang password at ilagay yung Gmail account ninyo. At para mag-cash in, i-click nyo lang yung deposit. Ayan. Maraming option dyan mga ka-brother. Pwede kang magbayad through payment center, GCash, at pwede rin naman yung bank. At para mag-cash out naman, i-click nyo lang yung withdraw funds. Ayan. At dito mga ka-brother, available pa rin yung bank at e-wallet. Paano nga ba maglaro at kumita? So i-click nyo lang yung menu, ayan, and then 1x game. Dito mga ka-brother, maraming laro na pwede mong pagpilian, pero tayo mga ka-brother, subukan natin yung swamp land. Tatalong ka lang dyan sa mga dahon at pwede ka nang kumita ng malaking halaga. Tulad yan, meron na tayong 43 pesos na pwede na nating i-cash out. At alam niyo ba mga ka-brother, sa pag-download nyo ng 1xBet, makakatulong yan sa amin ni brother para makapaggawa pa tayo ng mga tuloy-tuloy na content. Kaya huwag niyong kalimutan at subukan 1xBet. Ito na mga ka-brother, ready na yung ating oxtail kare-kare. Grabe naman yan, no? Ako brother, nakikita ko pa lang to. Tignan nyo naman yung kulay mga ka-brother. Plus ganda, yung no? Sauce. Mm-hmm. Malapot. Naku, malapot. Tamang lapot. Sa totoo lang mga ka-brother, isa sa mga comfort food ko tong kare-kare. Lalong-lalo na yung mismong buntot ng baka. Mm-hmm. Grabe. Alam mo brother, pag halimbawang stress, pagod sa trabaho, eto yung lagi kong hinahanap. Ako naman, sa mga handaan, unang-unang hinahanap. Lalo na pag sa mga handaan Kapampangan. Mm-hmm. Mawawala ang kare-kare, pwedeng kare-kareng pata, kare-kareng anyway, seafood kare-kare. Ganun. Anyway, bago natin simulan, announce ko lang mga ka-brother, may shoutout po tayo mamaya. Sa mga naghihintay ng shoutout mga ka-brother, may shoutout tayo. Meron na. At sa mga gustong pa shoutout, i-comment nyo lang po, name, location, hashtag Kalina Brothers, hashtag ka-brothers. Pero bago tayo mag-start, pray muna tayo. Thank you Lord sa napakasarap na pagkain at Lord bless this food, Lord, in Jesus name pray. Amen, amen. Amen. Thank you Lord. So eto na. Yeah, stretching muna. Taste na tayo. Yan, no? Oxtail. Cheers. Kain po. Ang lambot. Ang sarap, brother. Karin. Grabe. Tapos yung sauce niya, may nakaredy kami sa gilid. Pero may kulang. Baguong, siyempre. Baguong. Pag may kare-kare, may di pwede mawala yan. Pero ito ha. Sa mga ka-brother na paborito yung kare-kare, huwag kayo ma-open sa sasabihin ko. Kasi honestly, brother, kare-kare, ayaw ko nilalagyan ng baguong. Ikaw? Oo. Mahal ako kasi gusto ko yung medyo matamis kasi yung kare-kareng nakasanayan ko. Mm-hmm. So yung, kumbaga yung baguong, pampabalance lang. Parang ngayon lang tayo hindi nagkasundo sa pagkain ha. Pero ako naman, alam mo yun, parang sobrang sarap ng kare-kare tapos paparinsan mo lang ng baguong. Parang di ko alam eh, di ko alam explain. Well, sa mga ka-brother siguro, may iba't iba tayong panlasa, ka-brother. So, sa mga ka-brother, comment nyo kung anong gusto nyo. May baguong o wala? Pero siyempre, try mo yan. Try kung may baguong.
Ewan ko ha, na-share ko lang kasi every time nakakain ako sa mga kainan or sample, andaan, may kare-kare, bihirang-bihira ang kukuha ng bagoong. Pero sa gulay kasi sarap eh. Siguro yon. Bagoong, pwede sa gulay. At panalo yung kulay ng ano mo, gulay. Oh. Ang ganda, hindi na wala yung pagka-fresh. Na-blanch na maayos yan. Kaya po. Tingnan mo ito, brother. Sobrang liit. Try mo. Try natin yung pinaka maliit na part ng buntot. Ayan. Cheers. Cheers. Hindi masarap ng takot. Walang natira, mga kabrother. Grabe. Yung ano ah, yung gelatinous texture niya, brother. Ang sarap. Siguro ako sa kare-kare, ganun din yung hinahanap ko. Masarap sa kare-kare, yung may taba-taba eh. Mm. No, brother, yung may lal na pata, ganun. No? Yung yung balat niya pag napalambot, parang ganun yung, you know, sobrang lambot, tapos may laman, sabay mo ng sauce ng kare-kare. Solid. Sabi ng mga kabrother natin, hindi daw tayo kumakain ng gulay. Ito ah, pakita ko sa inyo paano kumain ng gulay, mga kabrother. Nililipad-lipad pa. Lagay mo ng sauce. Tapos magsarap to bagoong. Dito ko gusto yung bagoong sa mga gulay-gulay. Ay, ako sa talong, brother. Yung talong. Kain po. Ganito kumain, no? Sarap. Sa mga kabrother na trip, luto na kayo bukas. Lalabang ka rin? Meron pa atang konti lang, brother. Sa mga assistant. Yung mga kabrother na... Meron ka rin. Kaya nakabang sila, mga kabrother, nasa harapan sila. Siyempre, mamaya, papakain na sila. Piling ko nagtago na ng kanin yan, brother. Para mamaya. Huwag muna kayo magtago ng kanin, ha? Ilabas niyo yung kanin. Paubayan niyo muna sa mga nagmumukbang. Ha? Nakita ko na yung ginawa nila. Ngayon, pagkita mo. Mautak? Ngayon, no? Hinaloy na dun sa kawali. Sa kawali mismo, direkta. Mas parang mas masarap to, ha? Grabe. Parang mas gusto ko ngayon ganito. Yung hindi mo ihalo yung gulay. Kasi pag hinalo mo yung gulay yung sa mismo niluluto mo, tendencies malulusaw. Ano? At saka hindi mo matatansya yung ano, gusto mong lutong ng gulay. Minsan kasi gusto natin may half cook, ganun, di ba? Ayun, no? Sa mga vegetarian dyan, subo to para sa inyo. Shoutout po sa inyo. Ako sa mga meat-tarian naman, brother. Sa mga meat-tarian naman, ito subo ko sa inyo, para sa inyo. Lakas ng hangin. Ewan ko, tuwing hapon dito, sobrang lakas ng hangin. Sarap, solid. Tapos nasa bukid ka pa. Ang sarap, sarap. Press kung press ko, katapos ganito yung kakainin mo. Pero ganun pa man, brother. Inom muna tayo. Cheers. Sabayan mo ng napakalamig at matamis na Coke. Ayos. Panalo. Sarap. Tsaka yung ginawa natin to para sa restaurant quality. Diba? Sa mga kulay pa lang ng gulay. Sa kulay ng kare-kare, brother. Legit na legit. Sa lasa. Sarap. Yung mga ka-brother natin, no? Parang
Matapos na kayo, matapos na kayo. Parang, ganun yung naisip nila. Parang matapos tayo agad. Pero ako siguro, brother. Ano? Okay na ako dito. Last bite ko na. Magla-last bite pa ako. Wala, di ko mapigilan eh. Grabe yun, no? Ikaw ba naman bibigyan ng ganitong karne sa kare-kare? Sigurado di mo rin matitigilan yan. Ito yung gagawin ko, brother. Sa last bite, special yung last bite ko eh. Nagtitip ko sa napaka-rich na sauce ng kare-kare. Kain po. At isa pa palang nagbigay ng sobrang rich na flavor sa kare-kare natin. Kasi dun sa, kung saan natin pinakulo, dun na mismo tayo nagtimpla. Na-concentrate na yung flavor ng beef. Grabe. Gusto ko pang kumain sa totoo lang. Pero, alam mo yung tiyan mo, may ganun eh, di ba? Yung parang gusto mo pang landak, dahil nga paborito ko to, parang ayaw ko nang ipamigay sa kanila. Yung gusto mo pang humuya, pero yung tiyan mo, hindi na kaya, ganun. Pero ganun pa man, siguro brother, hanggang dito na lang tayo, no? Hanggang dito na lang. Pero bago tayo matapos mga ka-brother, oo nga pala, shoutout muna yo tayo, ang pagbabalik ng shoutout. Sa mga nag-aabang, shoutout na po tayo. Shoutout po, shoutout kay Bebelin Napoco from Butuan City, Jansen Canlas from Mexico, Pampanga, shoutout sa'yo. Pinoy Food Vibes Mukbang from Butuan City, Gerard Kit, Loverboy ng Pangasinan, Jerzel Zingapan at Glenn Joe Zingapan from Nabora City, shoutout sa inyo. Kay Jaylord Arquero from Bungay, Cagayan Valley, Veronica Mendoza from Hillsboro, Illinois, USA, Jeffrey Francisco, Carl Dems from Bukidnon, Coleo Eric from Negros Oriental, Gilingan City, Rioli of CDO, Janine B. Alvarez, ang pinaka-cute sa Calamba City, Laguna, shoutout sa'yo. Nazareth Family from Moncayo, Davao de Oro, Samara at Samantha, Jeneline, Marlo Vienz from Santa Cruz, Davao del Sur, shoutout sa inyo. Rosalie Yu from Cavite, Amara, Bunayog, Jamer Ali ng North Cotabato, Kerry and Eddie Angeles ng LA, California, Dennis C. of Babak, Igacos, Gladys from Poro, La Union, Ivan Ramos from Qatar, Julian M. Marabello from Bahrain, Aquila Summer Cipriano Castro from Camiling, Tarlac City, Genevieve Herrero Pelesio from Jeddah, Saudi, Mekmek Diaplos ng Saudi Arabia, Joy Mon ng Abu Dhabi, shoutout sa'yo. Shoutout sa mga W. Shoutout sa inyo. Lailani Joy Donato, Benigno from Bataan, Charmaine Soriano ng Paco, Manila, B-Boy Protestades ng Binondo, Manila, Kish Martinez from Cavite, Nikki Rose Rakiano ng Rosario, Cavite, Michael John Mueca from Morong, Rizal, Vanji Labido from Riyadh, Archie Torres from Orani, Bataan, Brian Engutan from Cebu, Rigor Manansala from Maykawayan, Bulacan, Denmark Abad from Malabon, shoutout sa inyo. Shoutout. Mahababa to, brother. Janelle Clem Rogel from San Francisco, Quezon. Edmar Cerezo. Tulungan na kita. Edmar Cerezo, Mengote, Villa de la Paz ng Tarlac City, Christy De Leon from Pampanga, Ruben, Jay Book from Olongapo City, Elizabeth from Gwindilman, Bohol, Vivian Alba from Davao City, Excel John Mahomat from Bantay, Ilocos Sur, Sherwin Pineda, Jay Malenab from Solano, Cagayan Valley, Kevin Hempiso from Mandawi City, Cebu, Marky from Taiwan, JM Hernandez Alipo from Batangas, Renato Pulbos Jr. from Digos City, Davao del Sul, Rosemary Manalang from Porac, Pampanga, Benjamin Fabian ng Malolos, Bulacan, at kay Charlie Sitoy from Jensan City. Yan. Natapos din, brother. Pero sa mga di na shoutout, mga ka-brother, huwag kayong magalala sa susunod na upload. Ipo-push namin mag-daily upload ngayong February, mga ka-brother. After ng vlog na to, abangan nyo, may bagong vlog tayo bukas. Sobrang na-miss namin kayo, pero siguro nandito na lang, brother. Nandito na lang, mga ka-brother. Maraming salamat sa wala saong support ng binibigay sa kanila, brother. Sobrang appreciate namin kayo. Maraming salamat po. Ingat kayo and God bless.